Amen. Sige po, ngayon pong gabi ay samahan niyo po ako. Hindi na natin pakakatagalin pa, kapatid. Kung ikaw ay naka-online ngayon, naka-tune in ka ngayon, kasama ka namin ngayon. So, ngayon pong gabi ay inaanyayahan po natin ang buhay ng bawat isa na tumayo. Ayan. Kung meron na po bang sound, ayan, meron na po ba? Okay na po. Ayan. Sige po, inaanyayahan po namin ang lahat na tumayo at samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ayan. And we will start our Bible study night ngayong gabi na si Lord ay kapatid excited sa iyo. Ayan. Sabihin mo nga, excited si Lord sa akin. Ayan. Okay. So, samahan niyo po, kakantahin po natin ito. Ayan. Sige, kantahin natin. Amen. Hallelujah, Jesus. We will worship before we pray. Ayan. Sige po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige, kapatid, open your mouth. Sing praises to God. Hallelujah. We worship you, God. Oh. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Sige. Offer your praises to God. Come on, kapatid. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Sige, sing to the Lord, come on. Whoa. Hallelujah, whoa. Hallelujah. Once again to worship. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Sige, let's sing praises to God. Come on, offer your praise. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Whoa, whoa. Once again, kapatid, to worship. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Once again, to worship, Jesus. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Mong itaas yung mga kamay mo and sing praises to God. Come on. To worship you, I live to worship. To worship you, I live to worship you. Oh God. Whoa. Oh.
begin to worship. Hallelujah. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, to worship. Jesus, to worship you, I live. To worship you. For the last time, oh, 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 oh. Sige, give your breath, give your best thanksgiving to the Lord. Come on. Oh, 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 oh. God. Sige kapatid. Sige kapatid, kung excited ka ngayong gabi at nananampalataya kang may gagawin si Lord ngayong gabi, ipalakpak mo ang iyong mga kamay. Come on, give your best thanksgiving to the King of Kings, to the Lord of Lords. Sige kapatid, palakpakan mo si Lord ngayong gabi. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We thank you. We thank you, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami ngayong gabi, Panginoon, Lord God. We believe, Lord God, na you can do all things, Lord God. You are an excellent kind of God, Lord God. And Lord, we praise you, Lord God. We give you the highest praise. Lord, bagamat Panginoon, yung maaring yung iba sa amin, Lord God, they're tuning in right now. They are waiting, Lord God, for an answered prayer. They're waiting, Lord God, dun sa gagawin mo ngayong gabi, Lord God. Lord, we are excited, Panginoon. Excited kami dahil, Panginoon, Lord, naniniwala kami, nakikilos ka, Panginoon, sa lahat ng tao, Lord God, na nanonood at manonood nitong live stream na to, Lord God. We believe, Lord God, that you will touch every heart, Lord God. In every tongue, Lord God, we will confess. Lord God, we will confess na ikaw yung pinakamataas na Diyos. Ikaw yung pinaka-the best, Lord God. And Lord, bigyan mo kami, Panginoon, punuin mo kami ng word mo ngayong gabi, Lord God. This night, Lord God, this Bible study, Lord God, you will fill us, Lord God. We will be filled, Lord God, by the Holy Spirit, by your word, Lord God. And Lord, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat, Lord, to give you all the glory and praises and adoration, Lord God. In Jesus' mighty name, we pray. Everybody says, amen. Amen. Sige, palakpakan mo si Lord. Ayan. Hallelujah. Kakatuwa. Kakatuwa ang Lord. Kayo po ba excited? Ayan. Bakit nga ba lagi si Pastore lagi excited? Dapat lagi tayo excited. Sabihin mo nga, excited ako. Yan. I am excited. Yun. So, ngayon pong gabi, hindi ko napakakatagalan pa, ang ating pong topic ay, yan, excellent life. Yun. Ang excellent, sino dito yung nakakalam ng ham sa Pilipinas? Oh, talaga, magpapasko na po ulit, magbo-burn na ulit. So, sino po dito nakakaalam or nakakaalala ng excellent ham? Di ba? Yung excelente. Yung ham po na nabibili sa Maynila. Sino po dito mga... Ako po kasi laking Maynila. So, ito po yung binabanggit ko lang just to share. Ayan, na... Yung excellent ham, di ba? Kung nakatikim na po kayo ng excelente na yon, yung klase na high grade na excellent kind of ham, sino dito yung nakatikim? Si Pastor Roel daw, alam yata, o hindi pa ba nakakatikim si Pastor Roel. Pero ang excellente, ay sabi dyan, ang word natin ngayon ay excellent life. So bakit excellent life, Pastora? So ngayon pong gabi, it's a Bible study. Sabi mo nga Bible study.
Yan. So, ini-encourage po namin ang lahat na kumuha ng ballpen at papel. Ayan. So, we will study ngayong gabi. And, ang ating pong verse, 2 Chronicles chapter 1, beginning verse 1. Ayan. Sabi po dyan, Solomon, son of David, took firm control of his kingdom. For the Lord, his God, was with him and made him very powerful. Ayan. Ulitin ko po, 2 Corinthians 1 verse 1. Solomon, son of David, took firm control of his kingdom. For the Lord, his God, was with him and made him very powerful. Sino po dito nakakilala sa buhay ni Solomon? Ayan. Si Solomon po ay anak ni David. Ayan. Sabihin mong anak ni David. And etong si Solomon, marami siyang pwedeng i-ask kay Lord. Marami siyang, Lord, gusto ko po ng ganito, ganyan. Actually po, Solomon has this benefit. Nagkaroon siya ng benepisyo, natanungin siya ni Lord kung ano ang gusto niya. Ayan. Sabihin mo nga, tinanong si Solomon. Yan, tinanong si Solomon. So ngayon po, babasahin natin, why is it na si Solomon nag-exhibit siya ng excellent life? Or paano po ba, or ano yung mga cases na masasabi natin ng isang tao ay nagkakaroon ng isang excellent life? Ayan, are you ready? Ready ka na po ba, kapatid? Yan, ako po ay, I'm really excited ngayong gabi. So, hindi ko napapakatagalin pa. Sabi po ng Lord, in the life of Solomon, i-continue natin. Actually, hindi ko na po siya in-include yung iba. Pero just bear with me, since this is a Bible study, ayan, ulitin namin, kahit si Pastor Rowell, he is quoting also this one. So, we encourage you to have a pen and to have a Bible with you and makisabay po kayo sa akin. In 2 Chronicles chapter 1, verse 2, babasahin ko lamang po, Solomon called together all the leaders of Israel, the generals and captains of the army. Ito po ay binabasa ko in NLT or New Living Translation. Sabi, the judges and all the political and clan leaders. Pinatawag daw po ni Solomon ang lahat. Sabihin mo nga, lahat. Lahat ng leader na nasasakupan ng Israel. And during that time, si Solomon po, siya na po yung umupo. Siya yung pinaka-highest rank since he was the king. Ito po, tatanong, ito po yung in verse 3. Then he led the entire assembly to the place of worship in Gibeon. For God's tabernacle was located there. Maaring yung iba sa atin, yan, nakikinig ka ngayon na naniniwala ka, na etong si Solomon, maaring may magtatanong sa'yo, bakit kaya excellent? Or bakit nasabi, ang hari po ba ay automatically na pag umupo ka sa trono, ay meron ka ng parang superpowers. Yan. Actually po, every king, kahit po sa atin, sa panahon po natin ngayon, actually they have powers. Pero, ito po ha, pero si Haring Solomon po ay meron kakaibang influensya na mapasunod niya ang kanyang mga nasasakupan. Ulitin nga natin, influence. Yan. Ang excellent kind of life daw po pala ay, number one, sabi dyan, excellent life only comes from God. Ayan. Maaring malimit mong maintindihan sa iyong kokote o sa ulo, maaring ikaw nasasabi mo, I'm living an excellent kind of life kasi sobrang ang galing ko sa trabaho. Yan. Ang galing ko sa, magaling ako sa math. Magaling ako sa physics, o di ba? Puro ko. Pero ang sinasabi ng Lord dito, excellent life only comes from God. Naisip mo na ba na magaling ako kasi kasama ko si Lord. Magaling ako kasi wala. Alam mo yun, yung para nasabi mo na lang doon sa testimony mo na kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkakaroon ng ganong klaseng trabaho. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako truly nakapagaling in COVID. Ayan. Did you ever find yourself asking God na, Lord,
nandito ako sa posisyon kong ganito kasi kasama kita. Kasi ikaw yung kasama ko. Ayan. And si Solomon, sabi dyan in verse 1, ulitin natin, Solomon, son of David, took firm control of his kingdom for the Lord his God was with him and made him very powerful. Maaring iba sa atin masasabi, iniisip ko pa ngayon kung yung relasyon ko ba kay Lord. Iniisip mo, paano? O nga, pastora, sige, naka-online ako ngayon, naka-tune in ako ngayon, pero paano? So, eto na po, paano nga ba, o ano nga ba yung mga category, o di ba, meron tayong mga category A, B, C. Ano nga ba yung mga masasabi nating symptoms talaga, or yung way na masasabi natin na we are living an excellent kind of life. So, ready ka na ba? Ayan, sige, sabi ng Lord, sit back and relax. Ayan, bari yung iba sa inyo yung nagluluto. Ayan, pa-shout out po dyan sa lahat po ng naglulutong kasama ko na naka-online. Iba po sa atin siguro, marahil ikaw ay nagre-relax at galing ka sa trabaho. Pa-shout out din po sa inyo dyan. So, ngayon pong gabi, sabi ng Lord dito, ano yung mga symptoms? So, number one, sabi dyan ng Lord, in verse 2, Solomon called together all the leaders of Israel. Maaring ikaw, nagkakaroon ka nito. Excellent kind of life has this one. So number one, they have not just physical influence, but they have spiritual influence in every aspect of their lives. They have, meron kang influensya. Sabihin na natin number one, letter A, influence. Ayan, nagkakaroon ka ba nito? Ayan, babasahin natin in dictionary. Ano ba yung sinasabi nating influence? Yan. Marami, actually, we have two classes of the word influence. Yung sinasabi nating influence. Maaring ikaw ay good influence or maaring ikaw ay bad influence. So, ano nga bang influence? Sabi dito, influence is the capacity to have an effect on the character development or behavior of someone or something or the effect itself. Ibig sabihin, ma-influensya kang tao or you are affecting other people not just by character, sabi nga, in your character or in your behavior or in what you are doing, period. Nagiging, kumbaga, you are living a good kind of excellent life kasi you are having a good influence to other people. Ayan. So, maaaring ikaw ay, kunwari po, for example, may business ka, di ba? Pagka nasabi yung pangalan mo, nakakilala po dito kay Chinkitan. Ayan, nakasubscribe din po kasi ako kay Chinkitan. Si Chinkitan ba yan? Oh, we have a speaker. Speaker natin yun. This coming next week. Pupunta ka. Kasi kilala mo. Kumbaga, they have a sphere of influence, kapatid. Meron ka po bang sphere of influence? Are you having this kind or capacity to have an effect to other people? Pag narinig ba yung pangalan mo, ano yung unang pumapasok sa isip? Di ba? Ano yung klase ng influence mo? Yan, sa iba. That is letter A. Yan, influence. Isipin mo na, ano ba yung influence? Lord, ano po ba yung mamaya magpe-pray tayo, ipapaalala ni Lord, ano na bang status ng influence mo in your life and even to other people? Ayan. So, influence yung unang-una. Second, sabi dito, ang influence, number one, si Solomon kasi, nung pinatawag niya yung mga generals and captains of the army in verse 2, ay automatically sumunod. Sabihin mo nga sumunod. Ayan. So sabi po dito, one factor daw po actually, siguro hindi lamang sa akin po, I'm not just telling it because as a pastor, I'm not just telling it yung as kapatid or as kamag-anak. Pag ikaw ba ay nagpatawag ng meeting, kunwari, at may dumating, siguro mga ilan, siguro mga 5, 3, 4, and out of that, malalaman mo
yung klase ng influence mo or yung tinatawag nating influential sphere mo sa ibang tao, or if you are having that kind of good influence to other people, if they are, ito na yun, if they are not just, kumbaga, hindi ka lang nila sinusunod, but they are respecting you. Sabihin mo nga, respecting. Actually, di ba sabi nga nila, yung ibang tao kasi, sinasabi nila, pagka sumusunod, actually, you can really obey. But not all people who obey you, respect you. Ayan. Mahirap po siyang arokin. Pero if you are, kumbaga, for example, you're a leader or meron kang ginagampanan, kapatid, or may good influence ka sa ibang tao, isipin mo, sino yung mga taong still, up until now, masasabi mong through their lives, you're having an excellent kind of life because they are giving back respect. Sabihin natin, respect. Ayan. And then sabi dito, in verse 2, Solomon called together all the leaders. Maaring si Solomon, nagpatawag siya. And then, in verse 3 po, then he led the entire assembly to the place of worship in Gibeon. Ito na po yung pinaka, isa sa mga masarap. Ayan. Actually po, influence is not just about, actually, ito po ay, hindi lang po kami as a pastor, lahat tayo dito. Sabi dito, then he led the entire assembly to the place of worship in Gibeon for God's tabernacle. Actually, biblically speaking, ang Gibeon daw po ay napapalagiran ng maraming yung mga division. Sabi mo nga division. Very sturdy place, high place, Gideon. And Solomon led them out through it. Ibig sabihin, yung pagsama, di ba? Sabi po dito in verse 1 eh. In verse 1, the generals, the captains of the army, di ba? Kung iisipin mo, parang nakaka-amaze, di ba? Kung ikaw ay hari, at nagpatawag ka ng meeting or nagpatawag ka ng assembly, at kahit dun sa pinaka struggle ka na part na puntahan, ay sinasamahan ka at may sumasama sa'yo, aba kapatid. Ibig sabihin, you are having an excellent kind of life. Ibig sabihin, there are other people, ito na yung masarap, maaring ikaw to, kapatid, at nagtatrabaho ka, there are other people na tinitingala ka, there are other people na ino-honor ka. Sabi mo nga, honor. Ayan. Honor and respect. Sabi, hindi lang nire-respeto, but they're honoring you na kahit, alam mo yun, yung hindi ka, yung parang may nakikita sila sa'yo na not just about, kumbaga, ang excellent kind of life naman po kasi ay hindi lamang dun sa tao eh. Kundi dun sa iba, sa outer part. Diba, kumbaga, for example po, ikaw yung subject. Yung ibang tao, nagigets nyo naman po siguro ako. So, they are willing. Si Solomon po, umakyat siya sa Gideon. And may mga willing na sumama sa kanya. And iisipin po natin, hindi lamang po basta-basta mga tao. They're captain of the army. Sige, they're captain of the army, the judges, and all the political and clan leaders. Ibig sabihin, yung life pala ni Solomon na having one factor daw po, hindi lamang influential, hindi lang about honor, it's about yung bang may nakikita sila sa'yo na kaya kanilang samahan. Kaya kanilang, yung bang, sabi dyan, in verse 3, 2 Chronicles 1 verses 3, sabi, then he led the entire assembly to the place of worship in Gibeon, for God's tabernacle was located there. This was the tabernacle that Moses, the Lord's servant, had made in the wilderness. Ibig sabihin, there are those people who are willing. Sabi mo nga, willing. Yan. So, ayan po yun. And then, pupunta po tayo dun sa, sabi dyan, kailangan daw po pala na o-honor din, sabi dyan, yung kanina po, ibabalik natin.
Sabi dyan, excellent life only comes from God. So, maaring kapatid, you're having that kind of influence. Nandun ka na, may influence ka na. And, dapat po pala, kung meron kang impluensya, wala kang ibang dapat. Yan, wala ka na, yan. Actually po, if you are a born-again Christian, hindi lamang po dun sa trabaho eh. Hindi lamang po yung every aspect of your life. They are seeing an excellent life in you kasi nakikita nila si Lord sa'yo. Ayan, sabi dito, excellent life only comes from God. Pero yung bago ka, sabi nga, diba, shine, diba? Let our light shine, diba? So the men, so all the men could see. Diba? Sabi po sa Bible, pero before the all the men could see, dapat you have to honor first God. Si Solomon, yun ang ginawa niya. Kinakot niya, yan, sinama niya yung kanyang mga leaders, yan. Maaring ikaw, you are manager, yan. Yung iba sa atin, siguro manager, yan, sir, boss, amo, manager, yan, yung mga manager po natin, mga viewers, maaaring ikaw ay supervisor in your company, maaaring ikaw ay, sabihin mo nang, ay, wala naman talaga akong ano eh, wala akong posisyon. Kapatid, start. Sabi mo, maaaring yung panahon po natin ngayon ay wala pa tayong service, pero start, magtanim tayo. Sabihin mo nga, magtanim tayo. Start to invite. Maaring yung iba sa atin, meron tayong mga worker. Actually, for God's glory po, meron pong, share ko lang po, just short. Nagkaroon po kami ng konting pagsasalo-salo ng aking mga ka-workmate kagabi. And upon having a dinner, kumbaga pinag-pray po namin yung isa naming kasamahan. And during that time, kumbaga, natutuwa ang Lord sa atin when dinadala natin yung sphere of influence ni Lord dun sa mga taong kasama natin. Hindi lamang po dun sa, sabihin na natin maaring ikaw ay wala kang posisyon. Diba? Yung iba sa atin, pastora, kasi ano lang naman po ko eh. Diba? Yung mga wala pong posisyon. Kapatid, if you are not just having, wala ka pang posisyon, ito ay para sa'yo. Sabi ng Lord dyan, in verse 6, sabi ng Lord, there in front of the tabernacle, in 2 Chronicles pa din po, in verse 6, there in front of the tabernacle, Solomon went up to the bronze altar in the Lord's presence and sacrificed 1,000 burnt offerings on it. Kapatid, kailangan meron kang itatanim muna. Maaring, you have to sacrifice. Maaring, wala ka pang posisyon, hindi ka pa nila nakikita as a leader, wala pang say. Kasi hindi mo pa nabibuild, di ba? Hindi mo pa nabibuild yung, hindi pa nila nakikita talaga kung ano yung capacity mo, ability mo. Ayan, maaring ikaw to, kapatid. Sabi ng Lord, try to present and sacrifice a burnt offering to other people. Maaring, ikaw ay wala pang posisyon. Try to just talk. Try to share. Try to build relationship to other people. Kasi, yung iba po sa atin actually, when we are being yung tinatawag na po nating born again Christian, ayan, born again Christian, tapos malalaman na lang ng ating mga katrabaho, ay, la, born again Christian pala yun. Ayan. Diba? Ay, ganun. Ay, sabi ni Pastor, ay, ganun. Hindi, ito po hindi po, sa lahat po ito, walang exempted dito. Masakit isipin, pero yun yung real talk. Hashtag real talk. Hala, sabi, hala, Christian pala yun. Yan, dumating ka na ba sa point na nagtaka yung mga kasama mo? Or kidding aside po, na parang, hala, Christian pala yun? Hindi nga, Christian yun. Yan. So, hala, grabe si Pastor, are you sure? Hindi, pero just kidding aside, kapatid, sabi ng Lord, ulitin natin in verse 6, you have to present and sacrifice. Ang influence daw po ay kaakibat ng not just sacrificing. Actually, I'm not just talking about yung sige, pag-usapan na natin ng trabaho, for example. Kunwari, nasa trabaho ka, and you're given a chance, binigyan ka ng chance ng boss mo to prove yourself, di ba? Pero maraming other way yan eh, excuse. Maraming other way kung paano. For example na lang po, binigyan ka ng pagkakataon na
just give. Kumbaga, bigyan ka ng pagkakataon na magtrabaho, na pinatrabaho, may pinatrabaho siya sa'yo. And, kasi minsan dumarating po sa point natin, nagiging excuse na lang na hindi, assistant lang naman ako eh. Ah, hindi, kasi wala naman ako position, ba't ko gagawin? Kapatid, ito po ay para sa'yo. You have to exert an effort. Sabi mo nga, exert an effort. Maring ngayon, hindi ka nila nakikita. Pero actually, ang Lord, kitang-kita ka. Yan. Kitang-kita kung paano kanya tinitignan. Alam mo yun, nakakatuwa yung paningin ng Lord eh. If someone will judge you kasi kinakalat mo yung word or salita ng Lord, pinapag-pray, or kumbaga nagiging not to the kind of extreme. Kasi sabi nga po, di ba, in one of our vision, yung one of our statement sa ating pong JA1 ay not too extreme. Pero po, na culture, JA1 culture, not just too extreme, but sabi ng Lord dyan, pagka ikaw ay yung bang, you have to really share Him, di ba? Share Him in a way na hindi naman yung parang super or extreme to the most. Try to share. Ayan. Sabihin mo nga, try to share the sphere of influence of God in your life. Maaring corny, di ba? Corny kasi ay papag-pray o kaya mag-share ka. Kapatid, mas corny yung mga taong yung mga taong parang late na lang malaman na sasabihin sa'yo, hala, Christian pala yun. O kaya, hala, di ba? Kidding aside, we have to really, kumbaga, ilapit natin sila kay Lord. Sabi mo nga, ilapit natin sila kay Lord. Ayan. So, hindi na ako magpapakatagal. Then second, sabi dyan, living a life of excellence requires the Spirit of God. Ito na po. Actually, ito pong maaring iba sa inyo, Pastor, ano po yung sinasabi niyo pong Spirit of God? We are tripartite. Ulitin ko po ha, tripartite tayo. We have body, we have spirit, and we have soul. And the Spirit of God na sinasabi ko po, ay meron po tayong pinaniniwalaan sa ating pong church na we have Abba Father, we have Jesus, and we have the Holy Spirit. Pastora, ano, what is the connection between the Spirit and me? Ano yung connection po noon? The moment na ikaw ay tumanggap kay Kristo, ay meron tayong tinatawag na Holy Spirit, di ba? Kaya yung iba po sa atin, pag nakakilala kay Lord, nagkakaroon ka na ng tinatawag nating awareness. Sabihin nga natin, spiritual awareness. Yeah, nagiging actually conscious ka na. Nagiging pare, inuman naman tayo dyan, oh. Yun, di ba? Yung iba sa atin. O kaya, pare, ano, video ka tayo, tapos inom tayo dun sa kabilang kanto. Pero, pag ikaw ay nakatanggap na kay Lord, unti-unti. Yan, kapatid, ulitin natin, unti-unti, gradually. Most of us, siguro yung iba po sa atin, actually, the capacity of being a Christian depends on our initiative. Ibig sabihin, depende yon kung paano ka magte-take action dun sa faith na meron ka. So, kailangan, dapat ready ka. Ready ka dapat lagi. Sabi mo nga, ready. And, having the Spirit of God in your life, yan, reflects kung paano talaga yung, ano mo, reflects kung paano. And then, eto na po, don't worry, magtatapos na po ako. And, samahan nyo lang po ako ng kaunti. Ayan. In Romans chapter 8, verses 31, sabi dito, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Ayan. Ulitin ko po, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Actually po, hindi po doon natatapos. In verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Sabihin mo nga, all things. Yan. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Ayan. When you are living in the Spirit of God, sabi nga dyan,
What shall we say in response to these things? Ito po yung sinasabi, kinu-quote natin. If God is for us, who can be against us? Actually, ito pong verse na to, marami pong gumagamit. Pero, yung tunay na konteksto ng verse na ito, babasahin po natin ha. Basahin natin siya dun sa pinaka-umpisa para maintindihan natin yung word na who can be against us. Paano ba tayo mag-a-act? Bakit ba kailangan ng Holy Spirit sa buhay natin? And then sabi po ng Lord dito, Romans 8 verse 1. Kanina yung binasa natin, verse 31. Ito po ang closing natin. Magtatapos na po tayo. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Ulitin ko po ito. Ito masarap. Ito ay para sa iyo, kapatid. Para sa atin lahat. Sabi ng Lord, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free. Yan, kapatid. The moment na nakakilala ka na kay Lord, the moment na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo at pinanampalatayanan mo na may Kristo ka sa buhay mo, sabi dyan ng Lord, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life. Yung law daw po, meron daw po tayong tinatawag na Holy Spirit, yan, has set you free from the law of sin and death. Ibig sabihin, the moment, sige, palakpakan po natin si Lord. Yan, yung the best clap offering. Yan, the moment na nakakilala ka kay Lord, the moment na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, there is Holy Spirit who are living inside of you na nagsasabi, na nagkokorek, na nagkakaroon ng willingness sa puso mo na binigyan ka, sabi nga, sabi dyan, the law of the Spirit who gives life that set us free from the law of sin and death. Ibig sabihin, kapatid, yung tinatawag mong, kasi dati yung buhay ko ganito, so ganito na lang ako. Kunwari dati, basagulero naman ako eh. Kaya dati, ano ko eh, alcoholic. Oh, dati hindi, kasi ano naman eh, gato yung pamilya namin, mahirap na, so okay lang sa akin maging mahirap. Kapatid, yan, ulitin natin ha, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free. Yan. Maraming pwedeng maging, sabi nga, definition ng excellent kind of life. Pero yung etong sinasabi natin, post po natin ulit, sabi dyan, excellent life, sabi dyan, living a life of excellence requires the Spirit of God. Hindi, kumbaga, hindi tayo makakapag, we can't really function well if wala tayong Holy Spirit sa buhay natin. And, sabi dyan, it gives us freedom from the law of sin and death. Kaya dapat, yan. Kasi, marami tayong dahilan. Di ba? Actually po, lahat po tayo are bound to sin. Bound for sin. Bound tayo sa kasalanan lahat. Pero the moment that we accepted Jesus Christ, the moment na nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, kapatid, yan, kayang ayusin ni Lord ang lahat through the power of the Holy Spirit inside of us because it gives freedom. Sabi mo nga, freedom. Ayan. Nakakalungkot isipin na pagka tayo ay nakakilala na kay Lord, may mga nagsasabi pa din na yung meron pa rin tayong hugot na hindi talaga dapat nahugutin pa.
yun. Di ba? Totoo yun. Actually, hindi lamang po, actually sa akin, dumanas din po ako sa ganyan na pagka, yung parang mapapaisip ka na lang, grabe, di ba? Grabe ang Lord. Yung bang tipong mare-remind ka kung paano siya kumilo sa buhay mo. May mga bagay kasi na kaya natin gawin pagkasama natin siya. Na hindi natin lubos akalain magagawa natin. Yeah? Iba sa atin, maari ikaw ay pagod sa trabaho or maari ikaw ay puyat kinabukasan pero meron lakad, di ba? Magmi-mission ka kinabukasan kay Lord o kaya meron kang gagawin para sa kanya. It's really exciting to be in the presence or to have an excellent kind of life. Yung meron kang Holy Spirit sa buhay mo. Meron kang pinananahan ng Holy Spirit. Ayan. So, ngayon pong gabi, we will pray. Ayan. Hindi maaring ikaw ay nagtatanong or you're a viewer, nagtatanong ka, how to deepen yung Holy Spirit na sinasabi ni Pastora. Bakit kailangan aralin yung Holy Spirit? Kapatid, we will pray for tonight and hayaan mong si Lord yung kumilo sa iyo ngayong gabi. It can be siguro may ibibigay sa iyo si Lord na papaalala niya sa iyo kung paano siya kumilos. And you are having an excellent kind. Yung mga bagay pa lang na simple, mga bagay na akalain mong makakaya mo, di ba? You are exemplifying excellent kind of life sa hindi mo lubos akalaing paraan . Na hindi mo, yung mga simpleng bagay, kunwari for example, you are having this kind of, napapagod ka na, di ba? Napagod ka na, gusto mo na lang matulog, pero minsan napapagluto mo pa yung mga anak mo, yung asawa mo galing sa trabaho, di ba? Maghapon ka naglaba. O kaya pag naalala mo yung mga anak mo, di ba? How God manages, kumbaga, how you manage things. Pagkasama mo si Lord sa buhay mo, iba. Amen. So ngayon pong gabi, samahan niyo po ako. Sandali po tayo yumuko at pumikit and we will pray to God. And kung gustong-gusto mo magkaroon ng excellent kind of life, yung buhay, yan, yung buhay na meron connection kay Lord, yung buhay na si Kristo, sabi nga, kay Kristo lang, di ba? Kay Kristo lang. I want you to close your eyes and bow your heads and we will pray for you, kapatid. And sumunod ka sa panalangin ko. Panginoong Jesus, nananampalataya po ako na may gagawin kang excellent or excellence yung gagawin mo sa buhay ko. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sige, let me pray for you, kapatid. Hallelujah. Lord, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa iyo. If someone, Panginoon, ay tumanggap ngayong gabi, we declare, we pray na Lord, hindi natatapos doon. Lord, have them, Lord God, na magkakaroon sila, Lord God, ng connection, Panginoon, sa iyo. Na hindi lamang, Panginoon, yung pagtanggap sa na matatapos sa pagtanggap lang, Lord. We believe na meron kang gagawin, Lord God, this evening. Lord God, talk to them. And even, Panginoon, sa lahat ng viewers namin, sa lahat, Lord God, na nananampalataya, Lord God, na Lord, gustong na merong kind na Lord, gustong gusto ko talaga magkaroon ng excellence, yung excellent kind of life.
Lord, as I lay my hands upon, Lord God, sa aming mga kapatid ngayon na nanonood, nakikinig, Lord God, nagdedeklara ako na sabay-sabay namin, Lord God, kiniklaim na magkakaroon kami at meron kami, Lord. I declare, I utter, Lord God, na meron kang gagawin sa buhay na excellence, Lord God, yung magiging result. Lord, we declare an excellent kind of life sa work. We declare an excellent kind of life, Lord, sa family. We declare an excellent kind of life, Lord God, sa mga kaibigan namin, sa mga barkada namin, sa lahat ng sphere, Lord God, of social life namin, Lord God. We pray, Lord God, na hindi natatapos dito, Panginoon, yung pakikipagrelasyon namin sa'yo. Yung pagbabasa ng Biblia, Lord God, yung sabi mo, this night is a Bible study. We declare, Lord, na kiniklaim, we claim, Lord God, na pinuno mo kami ngayong gabi, Lord God. We've been filled, Lord God, by you, by the Holy Spirit, Lord God. At Lord, bagamat Panginoon, yung basa amin, Lord God, ay galing trabaho, Lord God, yung iba sa amin ay nagluluto, yung iba sa amin may ginagawa, Lord God. We believe na hindi, walang sayang, walang tapon dahil ngayong gabi, hindi lamang ngayong gabi, this week, Lord God, it would be a special week, Lord God, dahil Lord, you will exemplify, Panginoon, you will show kung paano kami magkakaroon ng excellent kind of life, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, at Lord, inaangkin na namin, Lord God, tagumpay, Panginoon, yung buhay namin, Lord God. We are having an excellent kind of life, Lord God. And Lord, we claim in Jesus' name. At Lord, magpo-flow, Panginoon, ito hindi lamang sa amin, kundi sa aming mga pamilya, sa aming mga kasama, sa aming mga katrabaho, Lord God. Sa amin, Lord God, yung mga tao pa namin masyesheran, Lord God. And even, Lord, let your will, Panginoon, patuloy, Lord, na ikaw, Panginoon, yung manguna. Mag-manifest, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, we give you the highest praise. We give the highest honor and worship. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen. Yan. Sige, palakpakan mo si Lord. Yan, ngayong gabi. Amen. So, before we end, bago po tayo matapos, ay titignan po natin, magsha-shout daw eh, no? Shout out po muna tayo sa ating mga viewers. So, Ate May, Olivia Roy, ayan. San Pedro Siyasat, Maan Dajau Francisco, Lenny Luntok, Jonathan Jimenez Giron, Pastor Marlon Castillo, sino pa po? Kuya Jesse, ayan. J.R. Sager, yan. Ano po? Sino pa po? Cory Isleta. Si Pastora. Cory Isleta. Seth Jeresano. Yan. Ricky Suico Katari. Yan. Nakatuwa naman ang Lord. Amen. Si Ate Bu Mojica. Ayan. Si Ate Des. Yan, kamusta na po kayo, Kuya Melvin? Ayan, Kuya Melvin Cañete, Eunice, Ate Eunice, and Kuya Melvin. Miss na namin po kayo din eh. Mika Medina is also watching. Ayan, so kami po ay bumabati. J1 Board Dubai ay bumabati po sa inyo na magandang gabi po. And have an excellent kind of life po sa buhay ng bawat isa. God bless you and to God be all the glory. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Talpak mo dyan. Click here. Ala eh, click here. Click here to subscribe.